guys, welcome back to my YouTube channel, Alostresa Vlogs. Ayan. Guys, nandito na naman tayo sa ating kusina. Ayan, kasi magluluto na naman tayo ng pananghalian ng amo ko. Samahan niyo ako guys, magluluto tayo ng beef stew. Ayan. Ito yung mga ingredients natin guys sa ating kakailanganin sa ating pagluluto ng beef stew. Ayan, meron tayong beef. At saka meron tayong patatas, siniwa ko na siya. At saka meron tayong carrots. At saka meron tayong tomato paste. Ayan. At saka meron tayong garlic. At saka bawang. At saka meron tayong beef cubes. At saka meron tayong dahon ng paminta. At saka, mayroon tayong green peas. Gagamit tayo ng green peas. At saka, mayroon tayong flour. Ayan. Kaya, ito na lahat guys, ang ating mga ingredients sa ating gagamitin sa pagluto ng beef stew. Ayan. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ito lulutuin. Kaya, umpisahan na natin. At ito naman yung kumpletong listahan sa ating mga ingredients guys, kasama ang mga sukat para may guide kayo sa inyong pagluluto at saka sa inyong pamimili. Unang-una guys, lagyan muna natin ng asin yung ating beef. Yan, konti lang. At saka gagamit din tayo guys ng tubig at saka mantika sa ating pagluluto. Tapos, igulong natin siya dito sa ating flour. Ayan na guys, nalagyan na natin ang flour ang ating beef. Tapos ngayon mag-start na tayo pagluto. Unang-una nagpainit tayo ng ating pan guys. Lagyan natin siya ng kunting mantika. Kunti lang guys. Ayan. Tapos, i-fry natin ang ating beef, guys. Kailangan mahina yung apoy natin, guys, ha. Para hindi biglang masunog yung beef natin. Yung pagka-fry ng beef, guys, ha, parang brown lang siya. I-brown lang talaga natin siya. Huwag natin siyang sunugin. Yan, ang bango-bango niya. Nag-fry pa lang tayo. Bango-bango na. Ulam na ang amoy natin. At saka, baliktarin natin. Siguro, mga 5 minutes lang ang pagka-fry. Both sides. Ayan. Nag-brown na yung beef natin. Baliktarin lang natin siya. Ang ganda-ganda ng pagka-fry. Tamang-tama lang yung pagka-brown niya.
Ayan, okay na to siya, guys. Tama na to siya pag ganito na ka-brown. Ngayon, ilipat ko siya dito sa pressure cooker. Lagyan lang natin siya ng sabaw, guys. Mga dalawang baso. Tapos, ilagay na natin ang ating dahon ng paminta. At saka dalawang beef cubes. At saka isang kutsara na tomato paste. Yan. Lutuin ko lang siya, guys, sa pressure cooker ng 5 minutes. Maya-maya update ko kayo, guys, ha. Habang naghihintay tayo sa ating beef na maluto, mag-gisa muna tayo sa ating carrots. Ayan, nilagyan natin ng kunting mantika yung ating pan para hindi masayang yung oras natin. Tapos, ilagay natin muna yung bawang natin. Natin ang ating sibuyas. Nahanapin na nga po, guys, para hindi masunog yung ating niluto. Ugaliin natin na gumamit ng medium. Yan. Tapos, lagay na natin ang ating carrot. Tumunog na ang ating pressure cooker. Maluluto na rin yung beef natin. Ayan, hintayin lang natin na mag-brown yung ating carrot. Lagyan natin siya ng konting tomato paste, guys. Ayan. Okay na to siya, guys. Tanggalin na natin siya. At luto na rin yung beef natin. Ilagay na natin to siya sa ating beef. Ito na yung beef natin, guys. Luto na siya. Ayan. Malapot na siya. Ilagay na natin yung ating carrot at paminta.
Tapos, lagyan na natin yung ating green peas. Lutuin muna natin siya. Hintayin natin na maluto yung patatas at saka carrots. Maya update ko kayo guys ha. Wow! Luto na ang ating beef stew. Ayan. Tamang-tama lang yung luto ng meat natin guys. At saka yung carrots at saka yung patatas. At saka yung lapot niya guys. Tamang-tama lang talaga siya. Ang bango-bango ng amoy ng ating beef stew. Ngayon guys, magpakain na ako sa aking amo. Ayan. Ito na yung recipe natin ngayon guys. Sana nagustuhan naman ninyo ang ating recipe guys. Kung nagustuhan naman ninyo, huwag naman kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel at like, share sa ating mga videos at huwag naman kalimutan na pindutin ang bell button para updated kayo sa aking mga susunod na video. Thank you so much for watching. Bye-bye. God bless you all, guys.